pinamumunuan ito ng mga Kastila. Galing ng mga tubig na iniimbak sa El Deposito mula sa San Mateo River, mas kilala na bilang Marikina River. At ito ang pinamamahagi o sinusupply na katubigan sa buong Kamaynilaan. Subit labang labanan ng mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio laban sa mga Kastila at balak nilang atakingin at ipaglaban ang El Polvorín at ang nag-iisang El Deposito. Kaya binansagan nito ang Philippine Revolution o Battle of San Juan del Monte na sa ngayon ang bansag na ay Battle of Pinaglabanan. Sarili ng mga Pilipino, parang ang utak ng katipunan ng Cervillo at Tito dahil sa daming yaman ng Kamaynilaan, El Deposito pa ang kanilang naisipan. Kaya narito tayo sa makabago at tanyagin sa struktura ng San Juan na muling inilagaan para ating masulitan ng nakaraan. Kaya tara! Safety first! Naisipan sa kupin ng katipunan o mga katipunero ang El Deposito dahil alam nila ang kahalaga ng tubig sa buong Kamaynilaan dahil ito lamang ang pinagkukunan ng tubig ng buong residente ng Maynila. Limang hektarya ang El Deposito kaya ito makapag-imbak ng 15 milyong galon ng tubig dahil ito lamang ang pinagkukuhaan ng buong Kamaynilaan. Butihang loob na panatili ang ganda nito na dating pinagdausan at dumaloy ang dugo ng mga Pilipino dahil para lamang ipaglaban nito. So, 2018 sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines ay isinaayos at binigyang ganda muli ang El Deposito. At nito lamang 2021 ay muli na itong binuksan sa publiko upang masulyapan ng buong Pilipino ang iniwang alaala ng nakaraan. May kita ang katandaan nitong istruktura ng El Deposito dahil nandito yung mga numero na pinagamitan at mga pangalan ng dating napunta dito dahil hindi lamang ito imbakan ng tubig, nag-iimbakan dito ng mga pasyente na may tuberculosis, nag-iimbakan dito ng mga armas na dating ginamit sa digmaan. Napakaraming alaala na pumapatak bawat segundo. Maraming alaalang natatandaan, pero mas maraming alaalang nalilimutan. Sa bawat araw na dumaan, buong Pilipino ay pinaglalaban. Mga problema, mga karapatan, at ang mga nakaraan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbabago ang mundo. Kaya't hanggat may oras, sulitin ang bawat patak ng pawis at huwag na hintayin na maubos at mapagod na ipaglaban ang dating pinaghirapan. Hayaan natin ang kalhana ang mandala kung hanggang kailan ito mananatili at ipaglalaban. Kaya't kung gusto mong sulyapan ang dating ipinaglaban upang mabuhay ang sangkatauhan, halina't buksan ang isipan at sulyapin ang makabagong imahe ng nakaraan dito sa San Juan. At gumawa ng bagong alaala pero hindi labanan, bubakbakan, kundi kasiyahan. Sana'y sa paglipas ng panahon, ang bakas ng nakalipas ay hindi sana magura at kalimutan. Muli, ako si Carlos Aragon at ito ang Saksi Tayo.